Excuse me, miss. I'll have steamed prawns and lobster salad. Sabel, may tawag ka sa telepono. Sandali lang ha. Okay. Yes, sir. Steamed prawns? May tip kami. Ready niyang restaurant niyo. Tama ka. Ginagawa ka pala tagpuan niya ng mga drug pushers at gun runners. Papunta na ako dyan. Hintayin mo kami. Do you want some more? Patch ako naman yung mga tumatakbo, yung mga mukha. Yung patay ako naman. Bumbuo. Yeah. Sige. Oh, how was it? Okay. Bye, Sibel. Oy! Ilaw. Yung ilaw. Parating nakatutok sa camera. Sabay. Okay? Roman. Arch. Nice work. Yes, sir. Kailangan makausap kita ngayon. Ako rin, may sasabihin ako sa'yo. Magkita tayo mamaya. Maglalamay kami sa editing eh. Bukas na lang. Oh, sige. Uy, baka kasal na pinag-uusapan niyo dyan, ha? Love you.
Bakit? May problema ba? Bukas na lang pag nag-usap tayo. Sabi sa'yo, na pag dumarating ako rito, huwag mo ako sinasalubong na tinatanong mo kung saan ako galing. Tama na, Otsong. Pag dumarating ako, itatanong mo sa'kin kung nagugutom ako. Ngayon, kung gutom ako, pakainin mo ako. Kung pagod ako, at kung pagod ako, mamasayin mo ako. Tanda mo, ha? Tanda mo, ha? Tama na, Otsong. Sabihin, sabihin lang nanay mo, ginugutin na naman ang sumarkin mo. Eh, bakit pinapanood nila hindi ko tinutulungan? Ikaw, ha? Ha? Magtatanda ko na, ha? Para hindi ka nagsasaktan! Ilang beses ko na kasi sinasabi sa'yo! Bakit? Joke, tumigil na kayo! Huwag kang makialam dito, baka ikaw ang mapagbundon ako! Hindi ba kayo titigil? Papanuhin ko kayo ng tubo! Leche, pareho kayo maginam. Mahilig sa drama. Sandali! Palamunin lang namin kayo dito sa bahay na to. Nakatira kayo sa amin ng libre. Pinaglalaban namin kayo, pinagpa-plansya namin kayo. Pero subukan niyo saktan pa uli ang nanay ko at doon na kayo sa kalsada pupulutin. Tama na, Isabel. Yabang nito, nakapagtrabaho ko lang eh. Ba't hindi mo itanong dyan sa nanay mo? Kung gusto niya, iwanan ko kayo. Che, tanong mo! Ayan, inay. Mabuti nga yung nasasaktan kayo. Nang matauhan kayo. Eh, hindi ba kayo nagsasawa sa kakabilang ng mga pasa at sugat? Alam ko naman ang ginagawa ko. Tsaka, alam ko naman mahal ako ni Martin. Inay, bulag kayo. Dahil kung mahal kayo ng Sumartin, hindi niya kayo tatratuhin parang hayop. Sabel, meron talaga mga taong hindi may pahayag ang kanilang pagmamahal, kundi sila mananakit. Alam niyo kasi, nung bata pa si Martin, lagi siyang sinasaktan ng kanyang mga magulang. Kaya siya nagkaganon. Inay naman! Magmula nung mamatay ang itay, naging malulungkotin na yung si inay. Kaya unawain na lang natin siya. Magtiis-tiis na lang muna tayong may kapisang demonyo. Lagi nga ako tinitignan ng masama nun eh. Natatakot na nga ako sa kanya eh. Kaya parati ka magdadala ng patalim. Para may pagtanggol mo yung sarili mo kung sakali. Eh, natatakot ako sa patalim ate. Anong takot-takot? Melissa, hindi na ubrayan ngayon. Nagkakagulo na sa palibot. Kanina nga sa restaurant, may nangyari na namang patayan. Iba na panahon ngayon, Melissa. Mag-aaral kang mabuti, ha? Ikaw na lang ang pag-asa nating umasenso. Kahit na magdoble ako ng trabaho, para lang makaahon tayo, gagawin ko. Gusto kong yumaman tayo, Melissa. Saung-sawa na ako sa hirap. Oh, bakit? Nakalimutan ko magdasal, ate. Oh, sige. Ipagdasal mo na lang ako. Tsaka ang inay. Pakitanong mo na rin sa Diyos kung bakit mukhang nakakalimutan na niya tayo. Ate naman. Ipagdasal mo na rin na sana kunin na ng impyerno ang Tsong. Lapit na ang paghuhukom! Magsisikay sa inyong mga kasalanan! Bababa na ang Diyos! Kapatid laban sa kapatid, naglalaban-laban! Ikaw! Nakahanda ka na ba sa pagbaba ng Panginoon? Kaya magsisi na kayo! Pare-pareho kayong mga makasalanan!
kanina ka pa mukhang problemado. Dahil ba natanggal ka sa trabaho? Kalimutan mo muna yan. May importante ako sasabihin sa'yo. May sasabihin din ako sa'yo, Romel, eh. Surprise ang sasabihin ko sa'yo, Isabel. Matagal ko nun ito pinag-isipan. Mahirap ang sasabihin ko sa'yo. Pabayaan mo na muna ako mauna. Eh, di sabayin natin sabihin. Isabel, pakasal na mag-break tayo. Mag-break muna tayo. Isabel, pakasal na tayo. Romel, gusto ko muna makipag-break sa'yo. Wala naman tayong pinag-aawayan. Bakit biglang... Hayaan mo muna ako makatapos magpaliwanag. Mahirap ang sasabihin ko. Baka hindi ko naman sabi uli. Mahal pa rin kita, Romel. Hindi naman nagbabago yon. Alam kong mahal mo pa rin ako. Natutuwa ako dahil gusto mo akong pakasalan. O bakit hindi? Patapusin mo muna ako. Iba na sitwasyon ngayon eh. May kinakasama ang inay. Kung magpapakasal tayo, saan tayo titira? Sa amin. Madadamay ka lang sa gulo. Hindi ko rin pwedeng iwan ang inay. Di wag muna tayo magpakasal. Hindi lang yun eh. Napag-isip-isip ko, hindi talaga tayo bagay. Hindi sapat ang pagmamahal, Romel. Madaling nilipas yun. Eh, yung problema namin sa pamilya, yung ginagawa ng siyong sa inay, ang kagipitan namin, hindi nilipas yun. Isabel, di pagtulungan natin, kaya mo nga ako boyfriend eh. Bakit kayo papasa sa yung problema ko? May sarili kang problema, may sarili kang ambisyon, hindi ka naman mayaman. Yun! Yun! Yun ang problema, di ba? Hindi ako mayaman. Nakakasagabalo ko sa mga ambisyon mo. Gusto ko maging practical. Ayokong puro pusong pinaiiral. Sa panahon ngayon, kuminsan nakakasagabal ang puso. Sinusoli ko na to. Pwede ba pag-usapan muna natin to? Romel, kapag nag-usap tayo, mapipilitan lang akong bumalik sa'yo. Hindi na talaga pwede. Oops, sandali. Rewind mo. Hi guys! Kuya, kompleto na video materials ko. Pinaghirapan ko yan. Ang iba nga rin, hinakaw ko pa eh. Sandali lang. Egay! Egay! Si Egay. Andun sa cubicle niya. Egay! Susi, nasaan? Pag-ibig lang yan. Ano ka ba? Tingnan mo ko. Hindi ko siniseryoso ang mga lalaki. Dahil I have to protect myself. Ayokong masaktan. Mahal ko talaga si Isabel eh. Ba't pa ako magpapakapagod mong trabaho kung makawala siya? Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Dapat, more than one ang minamahal mo. Para pag nasaktan ka sa isa, may reserba ka. Ayaw mo kasing makinig sa akin eh. Pagdating sa pag-ibig, akong mentor mo. Huwag mo nga akong impluwensyahin. Dahil alam ko dyan sa loob mo, at heart, isa kang putaching. Well, isang beauty putaching. Boss, pare. Nakakopi ako ng sarin. Wow! Ikaw talaga, Robert, ha? Oh, no. Gusto mo pa? Hindi, ayoko na tapos. Ano? Here, for you. Ay, how cute naman. Pero kabibigay mo na sa akin last week, ha? Eh, lagi ka kasing nakasimangot, eh.
habang patuloy ka laging nakasimangot, lagi rin ako magre-regalo sa'yo. Hanggang maubos ang allowance ko. Kawawa ka naman. Ano ba problema? Yung terror nating teacher? Huwag mo intindihin yun. Siguro marami na problema yun sa bahay nila, kaya sa klase natin binubuntun. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Baka mapilita ka na regaluhan ako ulit. Halika, punta na natin, nanay ko. Ay! Robert! 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 Inay! O ano, nagmerienda ka na ba? Magmerienda muna kayo. Ako na maglilibre kay Melissa. Naku, wag na. Para ka namang iba. O ano, inay, may benta na ba kayo? Mm-hmm. Alam nyo, inay, kanina yung isa nagtitinda dito ng kakanin, pinagbawalan na magtinda dito. Paano daw lahat ang mga biko niya? Puro panis. Ayun, yung isa ko nga kaklase, nagsusuka. Isabel. Isabel. May papakita lang ako sa'yo. Sandali lang tayo. Surprise ako sana sa'yo ito eh. Pinayos ko para pag nakasal tayo. Sa parents ko to, hinuhulog ako buwan-buwan. Dito. Dito ako maglalagay ng sofa. Sala set. Tapos, dito yung stereo. Ano pa ba? Diyan! Maglalagay tayo ng kortina. Pero wala na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mahal na mahal kita, Isabel. Hindi ka pa rin mawala sa isip ko. Tatrabaho ko para sa'yo. Lahat ng iniipon ko para sa'yo. Pero siguro hindi pa rin nasapat para sa mga ambisyon mo. Sinisisi ko nga sarili ko kung bakit hindi kita kayang paligayahin. Mahal din naman kita, Romel, eh. Hindi kita maintindihan, Isabel. Ang mga nagmamahalan, maski anong hirap nila, maski anong mangyari, hindi naghihiwalay. Nagtutulungan. Pero bakit iba ka? Pareho kayo ng inay, Romel. Maski ano gagawin para sa pag-ibig, hindi ako kagaya niyo. Sana makatagpo ka na rin ng babaeng haandugan mo ng bahay na to. Sa ganda mong yan, siguradong maraming magkakagusto sa'yo sa eskwelahan. Huwag ka muna magpapaligaw, ha? Naku, ate, wala pa talaga. Takot ka nila sa akin. Hindi muna kita mabibigyan ng baon, ha? Humingi ka na lang muna ng kakanin sa tinitinda ni inay. Wala pa akong pere, eh. Di pa ako nakakita ng trabaho. Ate, bakit hindi na dumadalaw sa'yo si Romel? Bindrake ko na siya. Iba ang plano ko, Melissa. Maghahanap ako ng mayamang boyfriend. Kahit na hindi ko masyadong mahal. Inay, ba't di pa kayo kumain? Sige, mauna na kayo. Baka ho maubusan kayo. Alam niyo naman yung mga tao dito, masisiba. Halika na nga, Feli. Sumabay ka na nga rito. Eh, sino magsisilbi sa'yo? Ayan, si Isabel. Isabel, bigyan mo nga akong tubig at nahihirin na ako dito sa kinakain ko. Ako na, ako na. Ako hindi, payaan mo siya. Gusto niya sumabay ka rito eh. Sabi na ako eh, may mga paa kayo, ba't di niyo gamitin? Isabel, pwede ba? Payaan mo siya. Hanggang mamaya, tatamaan sa akin yan eh. O sige, subukan nyo. Lalabanan ko kayo. Huwag nga kayo mag-away. Ano ba? Yang anak mo, turuan mong gumamit ng bunga, ha?
Eh, kayo ang matutong gumamit ng bunganga. Pinapalamon lang naman namin kayo dito. Isabel, sabi ko, tama na eh. Eh, nice mo sobra na kasi siya eh. Anak, hindi ko sinasadya. Ate, umalis ka na muna, Melissa. Hayaan mo na ako dito. Ate, sabi na umalis ka eh. Sa opisina eh. Meron daw nangyayaring misteryo dito sa lugar na to. At mga kontrabandong tela daw yata eh. Uy, eto pa lang used clothing sa sinasabi nila ah. Hmm. Jun, ilaw. Okay. Jim, kumukuha kami ng video footage. Hindi nyo ba alam trespassing ang ginagawa nyo? Ha? Bawal ang ginagawa nyo. Akin na yung camera. Akin na! Hindi pwede po. Boss! Bawal yan, DJ! Sabing hindi pwede na. Sige, tuloy mo. Upa ka kita. Tangin ninyo. Tatapang nyo, ha? Ramil, dali! Ikaw mawag ka ng polis. Akin na yung camera. Boss, masisira po. Kukulit na ako. Ano? Nanoloko ka na ba? Eh, nag-uumpisa ka pa lang, ha? Kalimutan mo na yung si Isabel. Iba naman ang ambisyon niya sa buhay eh. Bakit ba hindi mo buksan yung punyetang puso mo nang makapasok naman ang ibang babae? Lara, may hihingin ako sa iyong favor. Ano yun? Si Isabel. Si Isabel na naman. Kaibigan mo naman siya. Wala siyang makahanap ng trabaho. Hindi yung magpapatulong sa akin dahil mataas ang pride. Ihanap mo siyang trabaho. Marami ka namang contact, di ba? Dito ba talaga nagtatrabaho ang kaibigan mo? Oo, abogado siya. Abogado? Oo, kaya lang hindi nakapasa. Excuse me. Kaya ayun, naging fixer. Nagbebenta ng kung ano-ano mga lisensya. Marriage license, notary public, at kung ano-ano pang kaeklata ng gobyerno. O, kuha na. Tutulungan kaya niya ako? Oo. Waiter, isang ang orange juice. Ikaw, anong gusto mo? Orange juice na rin? Orange juice. Actually, boyfriend ko siya. Kaya lang, open ang relationship namin. Pwede ako makipag-boyfriend sa iba. Nang sa ganun, hindi kami mabubor sa isa't isa. Dapat ganun na lang ang ginawa mo kay Romel eh. Kung ayaw niyang makipag-break sa'yo, eh di sana piniyagan ka niyang makipag-boyfriend sa iba. Laura, hindi naman ako malandi. Aray ko, tinamaan yata ako. Sorry ha. Okay lang. Alam ko namang masyado akong advance para sa'yo eh. Eh bakit ba puro pag-ibig ang pinag-uusapan natin? Wala na muna akong panahon dyan. Sino mo nagsabing pag-ibig ang pinag-uusapan natin? Ako, walang panahon sa pag-ibig. Ang pinag-uusapan natin, lalaki. Oh, speaking of lalaki, eto na pala siya eh. Sandali lang ha. Hi. This is my friend Isabel. Isabel, meet Hector. Parating na si Miss Rodriguez. Antayin na lang natin siya. Dito ba siya nakatira? Hindi, sa San Juan. Sa isang malaking mansyon. Mayaman niya, nakala mo ba? Business niya lang 'to. Subukan mo nga itaas ang buhok mo.
bagay sa'yo. Ah, alika, doon tayo sa sala. Kasa to, Isabel. Kanina ko pa nga sinasabi kay Hector na huwag ka dito dalin eh. Eh, hindi ko naman siya gagawin puta rito eh. Maraming negosyo si Miss Rodriguez. Pwede siyang gawing operator ng saklaan. O kaya kasir dito. Dito ako magtatrabaho. Hindi ko yata makakaya. At bakit? Disente naman ang trabaho namin dito ah. Wala kaming dapat ikahiya. Tara. Isabel, ang trabaho ay trabaho. Tatanda mo yan. Nagsisimula ka lang ba? Tama. Maganda ka. Sayang ang katawan mo kung hindi mo gagamitin habang bata ka. Pag naulunto yan, walang silbi yan sa'yo. Kailangan niya ng trabaho, Mrs. Rodriguez. Kaibigan siya ni Laura. Magkaklase po kami sa high school ni Isabel. Mrs. Rodriguez, matagal na po kaming magkaibigan. Huwag na lang kaya, Laura. Kana? Siya nga. Bakit? Dahil masama ang trabaho namin? Ano bang malinis para sa'yo? Ang mag-waitress? Ang maglaba? Maghapong kang nagtatrabaho, iilang pisong kinikita mo? Hindi naman ang suminamasama ko yung trabaho nyo, kaya lang... Huwag kang hipokrita. Baka tamaan ka ng kidlat. Kaya na, Laura. Umalis na tayo. Isabel. Ipinangangako ko sa'yo. Balang araw, babalik ka rito. Isabel! Sorry, pero hindi ko talaga masisikmura ang trabaho ng kaibigan mo. Salamat na lang. Maghahanap ako ng ibang trabaho para sa'yo. Kukontakin kita. Talaga, kahit na sinong kaibigan ko, ipakilala ko sa'yo. Sinusulit mo. Papatulong sa akin. Bigyan mo na ako ng mga isang linggo. Sabagay. Pamamang-manang lang yan. Pero palagay ko sa loob na malibog din yan. Pero alam mo naman, wala akong ginagawa, walang kapalit. Eh, di sabihin mo sa akin kung anong kapalit. Handa naman ako magbayad. Nag-iisip mo na ako. Saka, kung maniningil. Teka muna, Feli. Makinig ka muna sa akin. Magpapaliwanag ako. Anong magpapaliwanag? Walang iyak ka talaga eh. Eh, iyang anak mo nagbibigay ng motibo eh. Palakad-lakad dyan sa bahay, nakatwalya lang. Paano hindi? Kinindat ang bago. Sinungaling? Totoo yung sinasabi ko. Eh, patawarin mo ako, Feli. Inaamin ko, nakalimot ako. Pero, kasi nga, tinutokso niya. Huwag naman sabihin kayo na sa kanya pa kayo maniniwala ngayon. Sige, kalimutan na natin ang nangyari. Halika na, Sabel. Kumain na tayo. Eh, ang anak mo eh. Ano? Sinabi ng kalimutan ng nangyari. Paano, Martin? Sabi ni Boss, kailangan na raw niya. Hoy, ang usapan naman ng gamam yan. Tama na yan, Martin. Basta ang sabi ni Boss, kailangan na raw niya. Ano? Thank you.
ba, Himala? Nagtatrabaho ka. Nasaan si Ding? Wala. Kumain sila sa labas. Nag-break eh. Kinausap ko na yung EP ng show. Bibigyan daw niya ako ng break. Gumawa lang daw ako ng isang expose, maski po kung saan. Pagka nagustuhan niya, permanente niya akong gagawing writer-director ng isang segment ng show. Good! So now, pwede ko na bang malaman kung bakit biglang nagbago ihip ng hangin? Wala. I just decided na ayoko nang sirain ang karir ko. Tama. So that means you're gonna entertain other girls, huh? Hindi. Mula ngayon, wala na akong iisipin kundi trabaho. Kagaya ni Isabel. Alam mo, nung ipanganak ka, mag-aaring na taon lang ako noon. Naalala ko, ayaw akong papasukin sa kwarto ng hilot. Kaya nandito na lang ako naupo. Tapos tumingin ako sa langit. Ang dami-daming bituin nun. Punong-puno ang langit. Sinabi ko yun sa itay. Sabi niya, ang ibig daw sabihin nun, magiging maswerte para sa amin ang pagdating mo. Swerte? Malas nga yata eh. Hindi. Naalala mo ba yung sinabi ng itay nun bago siya namatay? Habang may bituin sa langit, di daw tayo dapat mawala ng pag-asa. Kaya dapat makatapos ka ng pag-aaral, Melissa. Dahil ikaw ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Actually, talaga nga gusto kong mangyari sa akin. Mag-set up tayo ng meeting as early as possible and hindi pinipang track. And the architect, mabuti na yung magkaharap-harap dahil at the right things are going up, makabutan tayo ng devaluation. Mahirap na rin, di ba? Hindi mo masasabi yun eh. Could be next week. Another thing. Sana nga kung pwede maging mas cost-efficient naman ang performance ng kapag. Kasi nahahalata ako. May nadiriling mo lang yun. Martin! Oh. Hello! Ha!
pagkukuhanin mo, anak. Kasalanan kong lahat na nangyari. Hindi ko kasalanan, inay. Nangyari lang ang dapat na mangyari. Hindi ako nagsisisi. Kung kailangan pumatay uli ako para maipagtanggol ko kayo, gagawin ko. Napakabuti mo, anak. At napakasama kong ina. Hindi, inay. Kahit na kailan, hindi kayo naging masama sa amin. Gagawin namin ang lahat para mailabas ka namin dito. Maski na mamatay na ako sa pagtatrabaho. Ay! Umiiyak ka na naman. Baka bumaha na dito sa luha mo. Hoy, sabi, bawal ang umiiyak, nabuburyong. Halika, lagyan kita ng lipstick. Gabing-gabi nagli-lipstick ka. Eh, kung magkarayot dito, magkapatayan, matepok ako. Gusto ko, pag namatay ako, maganda pa rin ako. Maganda ba ako, Sabel? Sexy ba ako? Anong honest opinion mo? Ikaw naman eh. Huwag mo nang pag-isipan. Sabihin mo na lang maganda ako. Kukunti na lang nga pa kung swelo natin dito sa loob eh. Pagbigyan mo na ako. Maganda ka, Marlene. Thank you ah. Sabel, huwag kang magpapaloko dyan kay Marlene. Liligawan ka lang yan. Lesbiana yan eh. Hoy, hunghang. Manahimik ka nga dyan. Tapusin mo na lang yung uniforme ko. At tiyakin mo na maganda yung lace na ikakabit mo. Hoy, Sabel, huwag kang makikinig sa kanila ah. Tomboy nga ako, pero hindi naman ako nakikipagkaibigan para lang manligaw. Naaawa lang ako sa'yo, kaya kita kinakaibigan. Maganda ba? Kaibiganin mo rin ako. Marami kong maismagal ng mga gamit dito. Lipstick, makeup, eyebrow pencil, ganun. Tayong dalawa lang ang magiging pinaka-beauting bilanggo dito. Marlene, ba't ka nakulong? Huwag mo nang maungkat-ungkat ang malungkot kong kasaysayan. Magdurugo lang ang puso ko. Susan! Bah! Banggitin mo pa ulit yung pangalan na yan. Magwawala ako rito. Tado! Sino ba si Susan? Yan ang pangalan ng girlfriend niya. Na tinepok niya. Kaya ngayon, ayoko nang umibig. Sarado na ang puso ko sa tawag ng pag-ibig. Ayoko na sa mga babae. Ayoko na sa magaganda. Ako na lang ang maganda. I will be true to you. Just a promise from you will do. From the very start, please be careful with my heart. Thank you. Thank you. Sabel? Kumusta ka na? Binala kita ng pagkain. Romel, maglinawan nga tayo. Ayokong dinadalaw mo ako dito. Tapos na tayo nun. Ni kaibigan, ayaw kita maging kaibigan. Sabel? Lalo lang madadagdagan ang sakit ng loob ko. Lalo lang akong lalambot. Gusto kong maging matigas ngayon. Ayoko makita ka pang muli. We'll be right back.
Bakit mo ginawa yun? Gusto ko eh. Masarap ka palang halikan. Halika ulitin natin. Sira ulo ka talaga. Bakit hindi ka ba nasarapan? Lara, magkasama tayo sa trabaho. Hindi tayo talo. Tingnan natin. Huwag mo nga ako isama sa mga lista ng mga boyfriends mo, okay? Anyway, buti nandito kami, hihingin ako sa yung favor. Ano yun? Gusto mo ng date? O gusto mo mag-steady na tayo? Baka gusto mo, halika kita ulit. Seriously, kailangan makagawa ako ng sample video para sa management. Isang expose, tungkol sa prostitution. Tulungan mo naman ako. I'll think about it. Bitiwan niyo ako! Matagal ka na ba dito? Kapapasok ko lang ho. Iingatan mo yung katawan mo, ha? Yung kinukomplain mo kasi sa akin, palalata at panghihina ng katawan, hindi yun ang problema. Ano do? Buntis ka. May sulat akong ginawa para kay Romel. Pwedeng pakibigay sa kanya. Makikipagkasundo ko naman sa kanya. May iba pa ba akong magagawa? Ayokong ipanganak ito ng walang ama. Kung sakaling ipanganak ko, sino mag-aalaga? Si inay. Para lumaking kagaya ko. Huwag na lang. Kung mahal pa ako ni Romel, hindi niya ako pababayaan ngayon. Gusto ko sa kanya lumaki anak niya. Sigurado ka ba? Oo, Romel. Pinipili ko ang kumbinsin si Isabel na padalawin ka. Pero ayaw ka na daw niyan talagang makita pa. Sabi ko, sulatan ka man lang para siyang magpaliwanag sa'yo. Eh bakit pa daw? Basta't wag na wag ka na daw magpapakita sa kanya. Sinabi na daw niya yun sa'yo noon pa. Hindi pa rin nagbabagong desisyon niya. Alam mo, may suspecha ako eh. Ayon sa mga kasamahan ni Isabel na preso, may matalik daw siyang kaibigan. Marlene ang pangalan. Tomboy daw. Oh. Ay! Kaya ko. Oh, kaya mo pa ba? Romel, gusto mo punasan kita? Lara, ilan na naging boyfriend mo? Ewan ko. Hindi ko na mabilang. Pero ikaw lang ang mahal ko. Magubad ka. Thank you.
Isabel, parang may ibang babae na si Romel. Nakita ko may dinala siya dun sa apartment na pinare-remodel niya. Kasalanan ko lahat eh. Sinaktan ko siya noon. Kaya ngayon ako naman na sinasaktan niya. Kalimutan mo na siya, Isabel. Hindi siya bagay sa'yo. Sige, iyak mo. Huwag mong itago sa loob. Mabuti yan para gumaang ang dibdib mo. Wala ka sa mood ngayon. Ang puso ko wala sa mood. Eh, tinamaan yata ang putang ina. Hector, palagay ko in love ako kay Romel. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga love-love? May magagawa ba ako kung ang puso ko nang tinamaan? Hindi ko na nga matanggal sa isip ko si Romel eh. Huwag ka mag-alala. Matatanggal na yung problema mo. Ano ka ba? Anong ibig mong sabihin? Yang kaibigan mo, masyadong malikot kapag nakakahawak ng kamera. Kung saan saan butas pumapasok, nakakasagasa. Alam mo naman ako, kapag sinagasaan mo ko, hindi na ako mag-aabalang kausapin ka pa. Goodbye ka na lang. Huwag mong gagalawin si Romel. Mahal ko na siya. Alam mo, pare, hindi lang dito kay Laura matagal ka na nasa langit. Kumakato kay Mang Pedro para makapasok. Hector, tutal hindi naman niya alam na nakunang kanya eh. Tanggalin na lang natin. Maski tanggalin mo, walang mangyayari. Mga tao ang kunakulan niya. At ikaw ang namumuno sa mga carnapper. Sabihin na natin, ako ang nagpapatakbo sa kanila. Pero iba ang nangangapitan. Ano gusto mong gawin ko? Isuko ko sa iyong tape? Hindi ko yata magagawa yun. Trabaho ko to, wala kang pakialam. May pakialam ako dahil sinasapakan mo ko! Pero di bale, ayoko ng puro data. Tinatamad ako pag puro data. Bakit ang gusto mong kausapin? Teka! Pwede naman natin itong pag-usapan na maayos eh. Magkakaibigan tayo ah. Hindi ko siya kaibigan! Pare, hindi ka patas lumaban. May baril ka eh. Bakit? Sinabi ko bang patas ako makipaglaban? Pag nakipaglaban ako, sinisigurado ko na dehado ang kalaban. Romel, bigay mo na sa kanya yung tape. Marami naman iba dyan pwede natin gawa ng expose. Sige na! Lahat yata ng krimen dito sa Maynila, sakop nila eh. Totoo yan, pare. Kaya kung ako ikaw, maghahanap na ako ng ibang trabaho.
sirain pag umukha mo. Kaya kita i-salvage, gawain ko to. Pwede mo butok. Hector, wag! Mahal mo itong gagod doon. Maawa ka. Papabayaan ko siya. Halikan mo muna ako. Ayaw mo? Ayaw mo? Bibigyan ko siya ng tip. Tama si Laura, pare. Mag-isip ka. Puto sa'yo. Sabi ko namang miski, huwag ganang gumastos ng pasalubong sa'kin eh. Ang importante, lagi niyo akong dinadalaw dito. Tinatanong kita, Melissa, nag-aaral ka pa ba? Ate, tumigil muna ako eh. Tinutulungan ko si Inay sa pagbabanana queue. O, ang Inay, kumusta siya? Ba di siya dumadalaw sa'kin? May konting lagnat siya eh. Melissa, di ka marunong magsinungaling. Iharap mo nga sa akin yung mukha mo at sabihin mo nga sa akin, kumusta na ba, Inay? Eh, may konting lagnat siya eh, kaya kailangan niyo magpahinga. Hayaan mo sa susunod na linggo, sasama ko na siya sa pagdalaw sa'yo. Melissa! Sa Miyerkules, kailangan ko mga yan, ha? Oho. Sana mabibigla, Isabel. Ano ba yun? Sabihin mo na. Patay na, ina mo. Natagpuan siyang patay. May sumaksak sa kanya. Di alam kung sino. At si Melissa. Nawawala si Melissa. Wala na akong ginawa kundi umiyak sa'yo, Marlene. Pero hindi ko na talaga makaya eh. Bakit ba walang katapusan itong kamalasan namin? Pinarurusahan na ba kami ng Diyos? Ano ba kasalanan namin? Tahan na, Sabel. Tahan na. Gusto kong makita ang Inay bago man lang siya mailibing. Gusto ko siya makita. Sige. Gagawa tayo ng paraan.
magkatakas tayo. Talagang hindi mo ko pwedeng kalimutan. Dahil pag ginawa mo yan, hahantingin kita. Oh. Ano to? Eh di pera, loka. Kakailanganin mo yan. O paano? Salamat ulit, Marlene. Isang beses mo pang sabihin yan, hahalikan na kita. Naku, hindi na. Bima! Sige na. Magkikita rin tayo balang araw. Sige na. Sandali! Diyan na! Hindi mo ba ako babatiin? Nakalabas na ako. Anong nangyari? Laura, tumakas ako. Ha? Eh, paano kung mahuli ka? Wala akong magagawa. Kailangan mahanap ko yung kapatid ko. May nalalaman ka ba tungkol sa nangyari sa kanila ni Inay? Tulungan mo ko. Eh, siyempre, Isabel, tutulungan kita. Alam mo? Isabel? Isabel! Pwede ba ako magpaliwanag? Mag-usap muna tayo. Isa kang tunay na kaibigan, Laura. Minamahal mo pati yung mga mahal ko. Balang araw, makakaganti rin ako sa'yo. Ano nangyari, Inay? Bakit ganito? Wala na bang katapusan ng mga paghihirap namin? Sana buhay pa kayo. Wala na akong matakbuhan.
Gusto ko yakapin ni Uli ako, inay. At sabihin niyo na mawawala lahat ng mga problemang ito. Oh, Jaime! Duga! Yes, sir. Rick, dito ka, ha? Maris, wama ka sa akin. Yes, sir. Boy, diyan ka lang. Yes, sir. Diyan mo kayo. Dito na lang ako. Okay. Oh, ano, Ricky? May nakita ka ba? Wala eh. Ikaw, Jaime. Wala rin. Dito. Kuminsan, tinatawag ako ni Marlene na Angel de la Guardia. Basan lamang ako sumusumpot pag kailangan ako ng tao. Paano mo nalaman na nandito ako? Baka kasabot ka ng mga pulis. Isabel, kung ipahuhuli kita di sana kanina pa, sumama ka sa akin. Patutulungan kita. Sinabi ko sa iyo noon, Isabel, magtatagpo tayo muli. Hector, bakit dito mo ako dinala? May nalalaman si Mr. Rodriguez sa nangyari sa inyo magkapatid, Isabel. Matutulungan ka niya. Kaya kong sabihin sa iyo kung sinong pumatay sa ina mo at kung nasaan ang nawawala mong kapatid. Mrs. Rodriguez, pero ikinalulungkot ko, Isabel. Negosyante ako. Wala akong ibinibigay na walang kapalit. Ano bang gusto niyo kapalit? Magtrabaho ka rito sa kasa ko. Putang ina mo! Pinagsasamantalahan mong pangangailangan ng iba? Hindi kita pinipili. Kung hahanapin mong kapatid mo, kakailanganin mo siya. Marami siyang kontak. Siya lang ang makakatulong sa'yo. May isang sindikato. Kalaban namin sindikato. Malaki ang atraso ng Tio Martin mo sa kanila. Hindi makabayad. Ipinangako ng tiyuhin mo na ibibigay ang kapatid mo sa sindikato, pero hindi rin natupad yon dahil pinatay mo siya. Ang pinagbayad ng sindikato sa kakulangan at kasalanan ng Tio Martin mo ay ang iyong ina at ang iyong kapatid. Nasa na kapatid ko? Nasa kanila. Pero matutulungan kita. Gusto ko rin namang makaganti sa sindikato niyan dahil malaki ang atraso nila sa akin. Anong trabaho ipapagawa niyo sa akin? Yan ang gusto ko sa iyo. Nag-iisip ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita gagawin katulad nila. Mas malaki ang mga plano ko para sa'yo. Isabel, hindi mo kaya hanapin mag-isa ang kapatid mo. Itatago ka sa mga polis. Si Mrs. Rodriguez, maraming koneksyon. Maski sa mga polis, hawak niya lahat ng presinto. Sa kanya itigtas ka. Swerte-swerte ko talaga. Malas. Malas ko talaga ngayon. Oh, awit ko tuloy. Wala kaya. Medyo nakabawi-bawi. Malaki ang sakit ni Mama Esther sa kamila. Kumbaga,
Kung 10 nang sasaklat siya, 6 ang kliyente niya. Paganda ka sa Bella. Eh, di madali sa raid dito. Forma lang yun. Para may pakita ng mga pulis na ginagawa nila ang trabaho nila. Kasama na sa monthly budget ng Mama Esther ang padulas para sa mga raids. Ang sabi ko, maganda ka. Hector, magkaintindihan na tayo. Kung may bala ka manligo. Sabel. Kailanman ay hindi ako nanligaw. Ano man ang balak mo, kalimutan mo na. Wala na akong panahon para sa ganyan mula ngayon. Tama si Mrs. Rodriguez, tama ka. Kailangan pag-aralan ko ang negosyo niya. Kailangan tigasan ko ang sarili ko. Sige. Pero itong tandaan mo, maski nasaan ka, maski anong oras, pag naganap ng libuy ang katawan mo, ito ako lagi available. Dalawa ito naroon ng drugs, kaya ganyan sila. Mga galing sa probinsya, mga yan. Mga bagong recruits. Yun ang umiiyak. Bigyan mo lang yan ng ilang araw at ilang customers, ay magiging mas mainit pa yan kesa asong ulol. Naawa ka ba sa kanila? Hindi na. Kung doon siguro, oo. Pero ngayon ayoko na maawa. Niloko na ako ng maraming tao. Pati ng mga taong mahal ko. Huwag ka magsasalita sa akin ng tungkol sa awa. Wala nang importante sa akin ngayon, kundi ang sarili ko na lang na buhay. Romel? Hindi ba delikado ang kinagawa mo? Alam ko may bala kang gumawa ng expose tungkol sa operations nila, Mrs. Rodriguez. Alam kong sinusundan mo si Hector. Romel, I'm warning you. Itinataya mong buhay mo. Kilala ko si Hector. Itim ang puso nun. At least may ginagawa akong may silbi. Bakit? Ito bang pagsasama natin walang silbi? Sabel, pwede kaya kausapin si Mrs. Rodriguez? Oo ba? Sama ka sa taas. Anong ginagawa mo dyan, ha? Sige, tuloy mo! At nang sumabog yung baho ng ulo mo! Tuloy mo! Kaya mo siya! Sabel! Sabel, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na, Romel. Sabel, bakit ka sumasama sa kanila? Ay! Ano ba? Sabel! Uli-uli! Pag sinabi ng babae na ayaw niya, maikinig ka! Igalang mo ang mga babae!
Tama ba ako, ha? Sige! Labas niyo yan, baka mga tipa kamay ko dyan. Sige! Dun! Dali! Gusto mong lalaking prangka, di ba? Magiging prangka ako sa'yo. Laura, I think hindi kita mahal. Pero mula ngayon, pag-aaralan na kitang mahalin. Recruits namin, bago pa at sariwan. Bukas makalawa, dadalhin na namin siya sa kasa. Mahal ang bayad ng mga foreigners pag virgin pa. Halika muna sa baba. Mag-usap tayo. Dadalawa lang kaming magkapatid. Mahigpit ang aming mga magulang at lagi kaming pinagmamalupitan. Dahil sa lupit nila, lumaking mahina ang kapatid kong lalaki. Ako lang ang laging nagtatanggol sa kanya, lalo na nang mamatay ang aming mga magulang. Kaya close na close kami. Mahal na mahal ko siya. Pero walang nangyari sa buhay niya hanggang sa siya'y namatay. Kaya Isabel, nag-iisa na lang ako sa buhay ko. Ano ang kinamatay ng kapatid niyo? Matulog na tayo. Sumasakit lang ang loob ko pag naaalala kong kapatid ko. Mrs. Rodriguez, meron ho sana ako itatanong sa inyo. Kailan ho natin hahanapin ang kapatid ko? Ah, pinahahanap ko na. Huwag ka mag-alala. Robert, ikaw ba naman mo si Melissa? Oo! Kayong tatlo, tawag na kayo ni Mrs. Rodriguez.
sa bell. Umalis ka na dito, sumama ka na sa akin. Isabel? Umalis ka na, Romel. Baka makita ka nila. Hindi ako aalis hanggat di ka sumasama sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Dito ako nagtatrabaho. Ba't di ka bumalik kay Laura? Oh, pare! Oh! Saan ka pupunta? Sandali lang, iinom lang akong tubig. Tsaka ka na uminom ng tubig eh. Nagmamadali na nga tayo eh. Tara na! Bihira naman, oh. Isabel, sumama lang ako kay Laura Bon. Nasaktan ako ng iwan mo ko. Sino nang iwan sa atin dalawa, Romel? Ikaw ang hindi sumagot sa sulat ko. Sulat? Ano sulat? Nung nasa kulungan ako, sinulatan kita. Sinabi kong buntis ako sa'yo at kailangan ng bata ng ama. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo ko? Wala akong natatanggap na sulat. Sandali! Ano ba yun? Sandali lang! Romel? Romel, ako na. Ahas ka. Isabel. I'm sorry, Isabel. Pabayaan mo akong magmula ngayon. Huwag ka na magpapakita sa akin. Baka hindi ako makapagpigil. Marunong na akong pumatay ngayon. Romel. Patawarin mo ko, Romel. Ginawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita eh. Laura, kumalis ka sa harapan ko. Hindi ko masisigurang makita ka uli. Isabel, patawarin mo na ako. Kailangan ko pang hanapin ang kapatid ko, Romel. Si Mrs. Rodriguez ang tutulong sa akin. Pagkatapos susuko ako at babalik sa kulungan. Isabel, kailangan kita. Siguro di talaga tayo magkapalad. Hindi. Ano man ang nangyari ngayon, nasa tabi mo ako. Mahal kita, Isabel. Mahal kita.
Handa ka na ba? Oh, Miss Rodriguez. Itong malaking gabi mo, Isabel. Bali, ito ang magiging unang malaking assignment mo. Kaya huwag mo sana akong bibigoy. Hindi ho. Matataas magbayad ang mga Arabiano. At gusto nila dalagita at virgin pa. Kaya itong dadalhin mo sa kanila ay matagal ko rin namang inikat-inatan sa kasang ito. Para sa mga espesyal na okasyong katulad ito. Ikaw ang magdadala sa kanila sa mga Arabiano. Sino ho ba yung babae? Makikilala mo rin siya, Isabel. Matutuwa ka sa kanya. Napakaganda at sariwa. Bukas, Isabel, may maibabalita na ako sa iyong maganda tungkol sa kapatid mo. Siya nga ho. Naku, hindi ko na ho alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Huwag ka mag-alala, iha. Makakabayad ka rin sa akin. Makakabayad ka rin. Siya nga pala. Alam mo naman ang mga baguhan, matitigas ang ulo. Itong dalagitang ito, lumalaban. Ayaw ko naman siyang gamitan ng gamot dahil kasi yan ang kabiling-bilingan sa akin ng mga Arabiano. Makakaya mo kayang kumbinsihin ang dalagitang ito para sumama sa mga Arabiano? Susubukan ko ho. Tama na! Tama na! Ayoko na! Tama na! Ayaw na! Kung inaakala mo mawala ng gana makausin sa mga pinag-iiyak-iyak mo, nagkakamali ka. Kasi gusto nga nila yung umaayaw eh. Yung pinipilit pa. Maawa naman kayo sa akin, no? Oo, naawa ko sa'yo. Maawa naman ho kayo sa akin, no? Wala naman ho kasalanan sa inyo, ha? Pasalamat ka, hindi ako mahilig sa dalagita. Kung hindi, hindi ka nakalagpas sa akin. Magbihis ka na. Ikaw na ang bahala sa kanya, Isabel. Opo, Mrs. Rodriguez. Ayoko! Ayoko eh! Ayoko Kina. Sabi! Ayoko! 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 Ate? Melissa? Ate? Ate? Natupad ko na rin ang pangako ko sa'yo, Isabel. Natagpuan mo na rin ang kapatid mo. Ate, tulungan mo naman ako. Kinukulong nila ako dito eh. Walang hiya ka? Pati kapatid ko? Ate, umalis na tayo dito. Sige na naman, oh, umalis na tayo dito. Ilayo mo na ako dito. Ano ba nangyari? Paano ka nadala dito? Ate, hindi mo ba alam sila pumatay kay Nay? Kinitap nila ako. Matagal na nakulong dito. Tulungan mo naman ako. Ako ang nagpakidnap sa kapatid mo. Gusto mo malaman kung sino nagpapatay sa ina mo? Si Hector, sa utos ko. Walang hiya ka. Walang hiya! Demonyo! Walang hiya! Walang hiya ka talaga! Demonyo! Walang hiya! Huwag yung personally na nangyari. Sabi, ginawa ko mga utos sa akin. Trabaho lang to! Magkaibigan pa rin tayo, ha? Sabi, pareho kayong balok to. Tag-isip! Pareho! Tag-isip! Ate! Ang lahat ng nangyari sa'yo ay pinano ko ang pagpatay sa ina mo. Ang pag-kidnap sa kapatid mo at ang pagpakas mo sa bilangguan. Nagulat ka mo. Tonya? Hindi Marlene ang tunay niyang pangalan. Tonya.
I'm sorry, Isabel. Matagal na ako magtatrabaho kay Mrs. Rodriguez. Hindi ko siya pwedeng suwayin hawak niya ang buhay ko at ng pamilya ko. Gusto mo pa bang mabuhay? Ate! Ano ba ang gusto niyo? Ano ba kasalanan namin sa inyo? Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo tungkol sa kapatid kong namatay? Hindi siya namatay. Pinatay siya. At alam mo kung sinong pumatay sa kanya? Dapat alam mo, dahil ikaw yun, pinatay mo si Martin. Oh, kapatid ko siya. At nang mamatay si Martin, isinumpa ko na kahit magkaubos-ubos ang kayamanan ko, ipaghihiganti ko siya laban sa'yo, Isabel, laban sa pamilya mo, hanggang mabura ko kayong lahat. Putang ina mo! Maski saan ka magtago, hindi ka makakalayo. Ni hindi kita kailangan pagpagurang hanapin. Pulis ang hahanap sa'yo. Kaya kung ako ikaw, Isabel, ipagpapatuloy ko na lamang ang pagbubugaw mo kay Melissa sa mga customers niyang Arabiano. Ayokong naiinip. Ganyan ang gusto ko. Marunong sumunod. Huwag kang gagalaw! Mas mabuti nga kung patay mo na siya. Para tayo na magmamana ng negosyo niya. Demonyo ka talaga. Lumayo ka, Hector! Huwag ka makialam dito! Layo! Mauna ka, Melissa. Huwag kang susunod! Hindi ako natatakot patayin ka. Tumakas na kayo! Bilisan niyo! Ano pang ginagawa niyo? Takbo! Tumakbo na kayo! Hoy! Sa kayo pupunta! Bilisan ako isa! Huwag kayo susunod! Pag sumunod kayo, buputa sa kolegyo! Bilisan sa kanya! Ay! Bilisan niyo! Ano na! Ate! Ayun! Gusto ko! Isasakbo! Dali! Sino niya! 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 Bilis! Ay! Ate! Ate! Alam ko kung saan sila dadalhin nito. Sige!
Sina Isabel. Halika. Putang ina mo, Hector. Pinatay mong nanay ko. Narinig ko na yung kanina. Halika. Halika! Ang susunod na putok ay sa paana niya. Marunong din ako pumili ng paasa doon. Ano ba talaga ang gusto mo, Hector? Lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin, sabi. Lahat mo. Lahat mo. Hali! Ayaw na sarap. Baka tumating na sila. Ano ba? Pabuti mo para kang mahal sa santo eh. Iaapilan natin ang kaso mo. Nagtaggo ka lang naman sa iyong sarili, kaya mo napatay ang chewing mo. Diyan ka mo, kami naman.